Samantala, nilinaw ng Department of Health na hindi konektado sa COVID-19 vaccine ang pagkamatay ng isang nabakunahang health worker. Nagka-COVID uli kasi siya bago mabakunahan. Balitang hatid ni Leigh Alves. Isang babaeng 47 years old, medtech sa isang public hospital sa Metro Manila. May comorbidity at nagka-COVID na noong isang taon. February 22, 2021, nagpositibo ulit siya sa COVID-19. Pero kinabukasan, nagpa-test siya at nag-negative na. Inakala tuloy ng pasyente na remnants lang ng virus ang nakita dahil nagka-COVID na siya. March 4, nagpabakuna ang babae ng Sinovac. 6 na araw matapos niya, na-hospital siya at doon nagpositibo siya ulit sa test at namatay nitong Linggo. She was vaccinated, not realizing that she has already an incubating COVID infection. The day after she was vaccinated, she started to show some mild symptoms. Ayon sa Department of Health at Food and Drug Administration, nabakunahan siya at kinalaunan lang nagpositibo sa COVID test. COVID-19 daw ang ikinamatay ng babae at hindi raw ang bakuna. Tandaan ding di agad-agad ang proteksyon pagkabakuna. 2 turok ng tig 0.5 ml sa pagitan ng isang buwan ang kailangan ng Sinovac para maging fully protected ang binakunahan. Ibig sabihin, dahil noong March 1 pa lang nagsimulang magbakuna sa bansa, wala pang natuturukan ng second dose ng Sinovac. Base sa Centers for Disease Control and Prevention, hindi pa protektado sa COVID-19 hanggat hindi nakukumpleto ang 2 dose. Kapag nakumpleto naman na ito, 2 linggo pa bago maging fully protected. Kaya sa Abril o sa Mayo pa inaasahang matatapos ang pagbabakuna sa mga healthcare worker. Pagsapit po ng Abril, isusunod po natin ang pagbabakuna ng ating mga senior citizens, indigent population at saka vulnerable sector na ayon sa priority list ng Department of Health at saka ng ating INAITAG. Leigh Alves, GMA News.